Hello mga kohai and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Araw-araw nga pala ako na nag-a-upload sa may Bilibili, kaya mas advanced tayo dun compared sa ibang platforms. Bisitahin nyo rin yung Senpai Shorts kung gusto nyo na manood ng mga separate topics natin. Nasa may description ang mga links ng mga spaces na ito. Thank you nga pala sa mga members na patuloy na sumusuporta. Sana idumami pa kayo. Itong episode 79 ng volume 14, Tensura Lightnovel. Sa nakaraan natin na video ay napag-usapan natin ang patungkol sa pagtayo nitong si Emperor Rudra at ang pag-signal nitong si Rimuru sa mga subordinates niya na humanda na nga sila na makipaglaban. So without further ado, let's get into the video. Sinabi din nitong si Velgrynd na sayang nga daw at hindi nila na-convinced itong si Demon Lord Rimuru. Then unexpectedly, ang lakas din daw pala nitong si Veldora. Hindi daw ito nakikinig sa kanya, kaya gusto niya daw ito na bigyan ng isang punishment. Gusto na mag-call out nitong si Velgrynd laban kay Veldora. Pero pag nag-call out nga daw siya, hindi niya na may i-maintain itong kanyang parallel existence na naandito. Sabi ni Velgrynd, napakatigas daw talaga ng ulo nitong bata na ito. Nung narinig ito nitong si Rimuru, napatitig siya kay Velgrynd. Then once again, ginamit nitong si Velgrynd ang kanyang magic para ipakita kay Rimuru kung ano na ang nangyayari sa may battlefield. At nung tumingin uli itong si Rimuru sa may battlefield, nakita niya naman ang sugatan na si Veldora. Hindi in-expect nitong si Rimuru na may i-push itong si Veldora sa puntong ganito. Malakas si Veldora, pero malakas din sobra ang kanyang kalaban. Kaya nagsimula na rin na mag-alala itong si Rimuru nang dahil dito. Tinanong ni Velgrynd itong si Rimuru kung paano niya daw napapasunod itong si Veldora. At sinagot naman itong si Rimuru ang tanong niya na ito. Sabi ni Rimuru, hindi naman daw kasi sumusunod sa kanya itong Storm Dragon. Nagkakamali daw dito itong si Velgrynd. Hindi niya daw under itong si Veldora dahil itinuturing niya ito na isang kaibigan. Sabi naman itong si Velgrynd, in that case daw, hindi na siya magpapakita ng awa. Ang tanging lamang lang naman daw sa kanya nitong si Veldora, ang amount of mana. Then after sabihin ito nitong si Velgrynd, nawala na yung parallel existence niya dito sa may room na kinaroroonan nitong sila Rimuru. Ibig sabihin, magko-all out na nga siya. Nanginig si Rimuru sa pag-aalala kay Veldora. Naramdaman niya kasi True Soul Corridor na sobrang taas ng anxiety level ngayon nitong kanyang True Dragon na kaibigan. Nawala na rin yung parallel existence na nilalabanan nitong sila Testarossa. Sabi ni Rimuru, nalagpasan daw ng powers nitong si Velgrynd ang kanyang expectation. And also, nabasa nga din ng kanilang kalaban ang kanilang mga movement. Then nagsalita itong sa Emperor Rudra. Sabi nito, after daw ng laban na ito, bibigyan niya uli ng isa pang chance itong si Demon Lord Rimuru. Pag-isipan daw nitong si Rimuru ng mabuti para ma-realize niya daw kung gaano siya ka-stupid sa pagtanggi dun sa binigay sa kanya na offer. Wala na itong si Velgrynd sa may room na ito. Ito na daw ang perfect timing nila para talunin itong Emperor. Pero for some reason, masama ang kutob dito nitong si Rimuru. Kaya nanood na lang siya ng laban nitong si Veldora sa may screen na iniwan nitong Scorched Dragon. At dito na nga nag-intensified ang laban sa pagitan ng dalawang True Dragons. At dito na natatapos ang Chapter 4 ng Volume 14. Diretso na agad tayo sa may epilogue. Ito naman ay pinamagatan na Anger. So napanood nga nitong si Rimuru na naglalaban ang dalawang True Dragons. Hindi sila magkaparehas ng shape, pero parehas na sobrang laki ng kanilang mga bodies. Mas maganda daw ang itsura ng katawan nitong Scorched Dragon na si Velgrynd. Mas mabilis daw itong kumilos kumpara kay Veldora at mas magaling ito na magmaneuver ng kanyang sarili sa may ere. Kahit na gabi naman nangyayari ang battle na ito, napakaliwanag ng kanilang paligid dahil sa tindi ng nangyayaring laban. Malaki na ang apoy na sumusunog sa kagubatan ng Great Forest of Jura. Nakatago sa underground labyrinth ang capital city na Rimuru. Kaya kahit na sobrang gulo na ng surface, hindi ito nagtatamo ng malaking damage. Pero ang gate sa ibabaw, matagal nang nawasak dahil sa nangyayaring laban. Kung titingnan daw natin itong forest na ito, parang nagwawala at kung saan-saan na lang tumitira itong dalawang True Dragons ng kanilang mga atake. Dahil sobrang messy na nga ng forest na ito.
pero kung titingnan mo talaga ng maigi, ay makikita mo na hindi random ang kanilang mga atake. Meron silang great precision kahit na sobrang taas ng amount ng energy ang kanilang ginagamit. When it comes to speed, ay talagang napakalaki ng lamang nitong si Velgrynd kay Veldora. Pero hindi yun dahilan para matalo itong ating Storm Dragon. Actually, ay napakalaki ng ipinapakitang growth nitong si Veldora ngayon sa laban nila na ito. Nasurpresa dito itong si Rimuru. Hindi niya inakala na ganito kalaki ang magiging improvement nitong si Veldora dahil sa kanyang silent training. Sa ngayon, si Veldora ang merong upper hand sa kanilang battle. Kung ang pag-uusapan lang natin ay size, power at amount of mana, lamang si Veldora dito sa kanyang kalaban. Mas tumaas pa ang amount of magic heals nitong si Veldora kumpara nung time bago siya makulong sa unlimited imprisonment. At hindi lang yon, natuto rin siya ng iba't ibang fighting techniques. Pero kahit ngayon, na lamang itong si Veldora ay hindi pa rin nawawala ang masamang pakiramdam nitong si Rimuru. When it comes to efficiency at combat knowledge, mas lamang pa rin itong si Velgrynd dito. Kasi since nawala na nga yung parallel existence nitong si Velgrynd, ibig sabihin nun, balak niya na din na mag-all out. At ang isa pa sa mga dahilan kung bakit masama ang pakiramdam nitong si Rimuru ay dahil sa kalmadong behavior nitong sa Emperor Rudra. Kahit na nakikita niya naman na itong si Veldora ang lamang sa nangyayaring laban. Tsaka bakit daw sobrang kalmado ngayon nitong si Rudra? Wala na itong si Velgrynd dito. Si Velgrynd ang nagsisilbing absolute bodyguard nitong Emperor. At ngayong wala na si Velgrynd, wala na din yung most powerful defense niya. Sa tingin ngayon nitong si Rimuru, kaya niya naman daw na maisamon itong si Veldora. Kaya kahit na medyo masama ang pakiramdam niya sa mga nangyayari, in-ignore niya na lang ang intuition niya na ito. Naisip din itong si Rimuru na siguro daw kaya kalmado pa rin itong Emperor dahil confident din ito sa kanyang sariling abilities. After all, mataas ang tingin dito nitong si Geek Crimson. At madali din ito na na-dominate itong si Yuki Kagurazaka. At dito na muna natin tatapusin ang video na ito. Kung nagustuhan mo ito, please consider leaving a like at mag-comment ka na din para maiboost naman tayo ng algorithm.